Here we go. I am now live on Facebook. Happy Thursday evening, Happy Thursday, mga partners evening, and partners, community members. Community members. Happy Thursday night Happy sa inyong Thursday lahat, night, kahit, medyo lahat maulan, kahit medyo maulan. I hope you are doing great. Sana ay okay ka lang ngayon. Pwede ka bang mag-comment? Pwede ba kayong mag-comment diyan sa comment section natin? Kung okay na, kung okay na, malinaw, malinaw yung aking Facebook live. Facebook live. So, mayroon tayong gagawing maiksing Q&A session, no, dito sa Facebook. At pag-usapan natin yung kaninang pinost ko, no, dun sa group page natin. It's about the question na ano ba yung mga products na in-offer natin or ano ba yung mga products na binibenta natin dito sa ating company sa Unity Network. Okay, yung question, yung number one question na sasagutin natin. And at the same time, may mga other questions din tayo na tatalakayin. Okay, para mabigyan ng linaw lalo na yung mga bagong members natin. And at the same time, yung mga newbie sa ganitong industry. No, para magkaroon ka ng linaw. Ano ba yung products na binibenta sa ganitong business? Ano ba yung bigger picture? And ang intention ko ay maipakita sa iyo na yung business natin na ginagawa, this is a serious business. It's a big time business. And gusto kong makita mo 'yon. Gusto kong makita mo kung gaano kaganda, unang-una kaganda yung industry natin, kung gaano kalaki yung potential na kitain, kung gaano kalaki yung pwedeng maitulong nito sa financial life mo. Okay, so yun yung mga pag-uusapan natin. Okay, for the meantime, bago tayo magdiretso sa ating live Q&A. By the way, gusto kong itrato mo itong Facebook live natin para lang tayo nag-uusap dalawa. Imagine, andito ka sa office din, sa Fairview. Kasi magkaharap lang tayo, nakaupo ka dyan. And pwede kang magtanong kung gusto mong magtanong ng siguro, any question na related sa business natin. I'll try my best na sagutin yung question mo. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang muna bumate ng konti. No? By the way, my name is Edward Reformina, no, founder ng Unity Network. And babatiin natin yung mga nakasubaybay na ngayon. Si Mac Elbs. May echo daw. May echo na naman. Bakit kaya may echo palagi? Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung bakit nag-i-echo. Okay. Hey, check. Yan nga. Sige nga guys, kung may echo pa rin, paki-check nga ng mabuti kung nag-i-echo pa rin ngayon. Yan, hello. Sige nga, tingnan natin. Mukhang sa setting yata. Setting. Sometimes, hindi kasi ako masyadong techie. Nawala na yung alin. Ayan, ayos na. Yun pala yun. Sabi ko sa inyo, kahit hindi ka techie, pwede kang pumasok sa ganitong business. Hindi ako masyadong techie, kaya yan, nagkaka-error. Yan lang yung proof na kahit hindi ka techie, pwede kang magkaroon ng success at result sa ganitong business. Yan, okay na daw. So, sige, balik tayo sa batian portion. Si Benny Molinas. Hello, Benny. By the way, sabihin nyo sa akin kung saan nyo pinapanood yung ating Facebook Live. No, kung nasa biyahe ba kayo, no, kung nauulanan ba kayo ngayon, sabihin nyo dyan para mabati ko kayo, ha? Yan.
Okay na. Si Christina, thank you so much. Okay na daw. Si Melize Dabon, no? Sulaiman, nasa KSA siya, no? Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Hello sa inyong lahat. Yan. Si Irene Kabakan. Yan. Hello. Yan. Si Bernie Alcoreza, Tayabas, Quezon. Grabe, no? Lalayo, no? Si Mac Elbs, watching from Singapore. Wow, napakagandang lugar. Diyan ako magki-Christmas. Inshallah, sana. Diyan kami magki-Christmas ng family ko. Ayan, makita tayo diyan. Ayan, si Jeffrey Celestino. Ayan, hello. Ayan. So again, balikan ko lang ulit. Kanina nag-e-echo, no? Balikan ko lang ulit. Yung magiging main topic natin ay tungkol sa mga questions, no, kanina na yun nga, ano ba yung mga products na inoffer ng company ninyo, yung Unity Network, gaano ba kalaki yung industry na yan, gaano ba kaganda yan, no, yun, intention ko mabigyan ka ng linaw, maging clear sa'yo kung ano ba yung business na pinasok mo, kung first time mo, maging malinaw sa'yo kung gaano ba kalaki, kung gaano ba ka big time, at kung gaano ba ka profitable yung ganitong business, no. So, first question na sagutin natin, ano ba yung products ng Unity Network? Primarily, no? Ang pinaka-core products natin ay mga training products, no? Training and information product. Kaalaman sa Tagalog. Sa madaling salita, kaalaman. Okay. Kailangan bang bayaran yung kaalaman, Edward? O di ba nag-enroll ka sa school, nagbayad ka nga, eh, di ba? Oh. So yun, kaalaman, binabayaran yan. Especially, kung yung kaalaman ay specialized knowledge. So sa atin, sa Unity Network, ano ba yung tinuturo natin primarily? Ang pinaka-tinuturo natin kung paano magsimula at kung paano magpalaki ng negosyo sa internet. Now we are selling training products, information products na nagtuturo sa mga tao, sa mga Filipino, kung paano magsimula ng business sa internet at kung paano palaguin yung business na sinimulan nila. Okay? So, sa atin, ang goal natin, turuan yung mga nagiging students natin, yung mga nagiging members natin, na kumita ng at least 100,000 every month. No, now, tatanungin kita, no? Worth it bang bayaran o bilin yung information na makakapagturo sa'yo kung paano kumita ng ganon level of income, yung 100,000 na income? Tingin mo. Sige nga. Ano sa tingin mo? Worth it bang bayaran? Na worth it bang bumili ng ganung products na pwedeng magturo sa iyo ng ganung klasing kaalaman? Sige. Can you answer that question? Nasabi ni Emma, yes, worth it. So yun, sa atin yun yung tinuturo natin, no, training products. No, yun yung binibenta natin. Now, Edward, meron bang legit ba talagang mga products ang mga information products? Eh di ba available naman sa internet? Ayun yung mga sinasabi ng iba. No? Yun yung mga sinasabi ng iba, yun yung misconception at maling pagkaintindi ng iba na libre lang information ah sa internet ah, bakit kailangan niyang bayaran? No? Ang answer doon is yes and no. Okay? Yes, libre siya. Oo, maraming libreng information. Kagaya ng tubig. Ito, tubig. Sino sa inyo bumibili ng tubig? Yung nasa galon, yung nasa bote. Ba't ka bumibili na? Eh, libre nga yun. Bigay yun ng Diyos, di ba? Umuulan nga eh. Libre tubig. Pero bakit mo binibili? Libre yun, di ba? Bakit mo binabayaran? Kasi, mas convenient na bumili na lang ng tubig na malinis na, naka-prepared na, iinumin mo na lang. Di ba? Parang ganon. For example, gulay. Bakit ka bumibili ng gulay? Eh, libre naman magtanim. Pwede ka naman magtanim. Di ba? Pwede mo naman palakihin yun. Sa bakuran mo, bakit kailangan mo pang bumili sa mga mall? Anong sagot? Convenience. So sa atin, ganun din. Yung binibenta natin, we are also providing added value. Ano yun? Isa doon is convenience. No? Kasi, although libre nga yung information, ang tanong, kung gusto mo matutunan paano mag-build ng internet business, alam mo ba kung ano yung mga kailangan mong alamin? Yun pa lang eh. Ah, diba? Alam mo ba kung ano yung i-research mo? Alam mo ba kung ano yung isi-search mo? Alam mo ba kung ano yung tama? Alam mo ba kung ano yung mali?
No? Most likely, kapag nagsisimula ka, hindi mo alam yung mga sagot sa tanong na yon. So, tayo, pinili lang natin kung ano yung tama at yung alam natin na magbibigay ng resulta dun sa mga mag-aaral. So, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng maraming oras, hindi na nila kailangang mag-research at possibly makapag-aral ng mga information na mali. No? So, sa atin, convenience din. Ayan na, binibigay na sa ito. Yan yung information na nagbigay sa atin ng resulta. Yan yung information na alam natin na nag-work. Yan yung mga information, yan yung mga kaalaman na alam natin na talagang effective, talagang nagpo-produce ng resulta. Aaralin mo na lang, i-a-apply mo na lang. Convenience. Ayan na. Parang ganun din. Okay? Okay. So now, ngayon, ang gusto ko pang i-share sa inyo ay yung sagot do sa tanong ng iba na meron bang ibang mga nag-o-offer ng ganyang klaseng product? Legit ba talaga yung mga ganyang klaseng product? Totoo bang meron ganyang klase ng product? Ito, papakita ko sa iyo yung screen ko. Okay, I hope nakikita niyo yung aking browser. Nakikita niyo ba? Hindi ba kita yung browser ko? Alam ha? Check natin. Mukhang hindi nag-work. Ayan. Okay, ito. Kita nyo ba, guys? Yung ating screen. Ito naman, no? Ayan. So, hopefully, nakikita nyo, ha? So, to answer the question na totoo bang may mga ganyang klase ng product, to, puntahan natin tong website na to. It's called Amazon.com. Dito sa Amazon.com, marami silang product na binibenta, no? Isa na doon ay yung mga e-books, no? E-books. Kindle e-books. Itong mga to, information lang din sila, digital lang yan. Pag bumili ka dyan ng Kindle product na yan, yung e-book na yan, wala kang physical book na makukuha. Ang mangyayari, madadownload mo lang siya dun sa iPad mo, dun sa cellphone mo, o kaya naman sa laptop mo. Okay? So, digital information lang siya. Okay, pero binibenta nila dyan. And siguro naman alam nyo na itong Amazon.com ay billion dollar company. No? So yan ha, yan yung isang example. Another example ng website na nagpo-provide ng halos kahawig, no? Medyo kahawig na produkto na in-offer natin sa Unity Network ay itong Udemy. No? So sa Udemy, ang binibenta naman nila dito, hindi e-books, ang binibenta nila dito mga online courses. Ng mga video training courses kagaya sa atin, kagaya ng 10-step training program na core product natin, no? So dito, you will be able to buy different online courses na tungkol sa iba't ibang mga topic. Meron tungkol sa pagdo-drawing. O, di ba yung mga tao gusto matuto niya paano ba mag-drawing, paano ba gumamit ng Photoshop? So, lots of people are willing to pay, no, money to this website para matuto ng iba't ibang skills. No? So sa kanila, pupunta yung mga taong gustong matuto ng ganyan, ng mga maging magaling sa Photoshop, maging magaling sa pag-edit ng kung ano-ano, etc. So sa atin din, ganun din, no? Sa atin, ang pumupunta sa atin ay yung mga taong gustong magsimula at gustong matuto paano mag-build ng internet business. Actually, meron din sila mga topic about business dito sa Udemy. So, itong Udemy, ito, billion dollar company din yan. And they are offering similar products na kagaya ng products na in-offer ng Unity Network, which is information products. Ha? Sige, i-type mo dyan sa comment, information products or training products para hindi mo makakalimutan. Okay? So, another example ng website. Sino nakakaalam dito? Sino ang laking national? National Bookstore. O, si National Bookstore, dati mga libro lang binibenta nila. Pero ngayon, they started offering mga digital products na rin. No? Digital information products. Ano yan? Mga e-book din. Ayan, no? May mga 300 pesos, may 700 pesos. Pero yan, mga digital e-books lang din yan. Pag bumili ka niyan, dito sa e-book side nila, e-book section, wala ka din physical na makukuha. No? Walang physical na libro na mapapadala sa pintuan mo. Ang mangyayari lang, by the way, ito pala yung e-books.
They are partner with Kobo. Ayan. Ito, e-books. Ang kitang-kita nyo, no? E-books. E-books. Ayan. Pag bumili ka dyan, no? Walang physical na librong madideliver sa bahay nyo. Ang mangyayari, mapapadalan ka ng sa computer mo, sa laptop mo, sa cellphone mo ng downloadable file. O ayan, no? 900 isa, may 600, may 500, iba-ibang price. Okay? Tingnan natin. Kita na ba, guys? Sabi ng iba, wala pa daw. Dala nga, double check natin. Ayan, ayos na daw. Okay, okay. Ay. Si Ellison Lokay-Lokay, pabati daw. Hello, brother. Ayan, ayos na daw. Soft copy, yan. Soft copy. Saring, another term. Okay? Now, ang gusto ko pang i-share sa inyo ay kung gaano ba kalaki yung ganitong industry. Gaano ba kalaki yung business natin? Gaano ba ka big time yan? Gaano ba kalaki yung potential income na pwedeng kitain dyan? Now, gusto kong makita mo siya na gusto kong makita mo yung bigger picture dito sa business natin. Okay? Gusto kong makita mo kung gaano kalaki yung pwedeng maibigay nito sa'yo kapag talagang sineryoso mo siya. Ayun yung gusto kong makita. Makita mo. Okay, so ito, papakita ko sa iyo. Siguro naman, agree kayo, no, na sa panahon natin ngayon, halos lahat nagiging online and digital na, tama ba? Di ba dati pag nagpapabook ka na ito, for example, ah, di ba dati pag nag, kagaya kanina, bumili ako ng ticket, no? Bumili ako ng ticket ng isang concert na magaganap dito sa Philippines, no, dito sa Manila. Dati kapag bibili ka ng ticket ng kahit anong ticket, no, concert, ticket ng bus, pupunta ka pa talaga doon sa pinaka bilihin ng ticket booth. Eh. Pero ngayon, mostly online mo na magagawa. No, may online counterpart na pag magpapabuka ng hotel, pwedeng online, no? Pag magbibili ka ng ticket, pwedeng online. Ngayon, yung education, no, yung training. Dati pag nagte-training ka, pupunta talaga sa school, pupunta ka talaga sa training center. Pero ngayon kasi iba na ngayon eh. Di ba? Digital na, pwede na yung mga training talaga ginagawa na sa harap lang na computer, online lang. Okay, ngayon gusto ko ipakita sa iyo ay kung gaano kalaki yung training industry, no, kung gaano kalaki yung pera, no, yung profit na umiikot dito sa training industry. Ito, pakita ko sa iyo. Ito kanina, during sa pag-research, ito yung nakita ko. Okay? Ito, back in 2014 pa to, 3 years ago pa to, itong statistic na to. Wala akong makitang very recent, pero 2014, no, na-anticipate na nila na magiging boom ang e-learning industry. No? Actually, back in 2011, worth $35.6 billion na yung e-learning industry or yung online training industry. No? Now, pagpatak ng 2013, tingnan mo nangyari, almost naging double, di ba? Naging $56.2 billion. Now, sabi nila dito sa infographic na ito, by 2015, it's going to double. So, ngayon, around $100 billion mahigit na ang value nung training industry, no, yung e-learning industry. Now, sa tingin mo, yung ganong kalaking ano, no, yung 56 billion, no, yung $100 billion industry, tingin mo malaki ba yon? Tingin mo big time ba yon? No? Malaki. 'Di ba? Ito, ah, sige, i-search natin. Ano ba bang mga other industry na pwede nating pagkumperahan? Hanap lang muna tayo. Pero ganyang kalaki siya. No? Ganong ka big time yung business natin, no? Now I'm not saying na yun lahat 'yon kasi sa US yung pag-aaral na yun, no, yung study na ginawa na yun. Pero ang gusto kong ma-realize mo ay panahon ngayon, people are willing to pay for education, people are willing to pay para matuto sila,
no, and yung fact na may mga other businesses na nagtatayo na nag-o-offer ng ganitong training, it means something. Ibig sabihin, meron talagang market, meron talagang, baga meron talagang bumibili. Okay? Ayan. So, magkaroon ng cha-ching. Okay, pero yan. Ito pa, basahin natin. Basahin natin ulit. In 2013 pa to, biruin mo. About 4.6 of 10 college students are taking at least one course online, no? Ito naman, over 41% of global Fortune 500 companies now use some form of technology to instruct employees during formal learning, etc. Ayan. Ayan. Ang galing, no? So ayan, ganyan kalaki yung ano, yung e-learning industry. Okay? Nakita nyo ba yung ano, yung kung yung bigger picture? No, ito maganda. Dito sa Pilipinas, wala pa masyado no na nag-o-offer ng, as far as I know, ah, wala pa masyadong companies na nagpo-provide ng mga online platform. Online education platform, no? Wala pa masyado nagpo-provide ng mga training. Oh, maraming mga nagse-seminars, pero pagdating sa online education e-learning, as far as I know, isa tayo sa mga pioneers. Ayun yung maganda. Okay, now. Ayun. So, yun. I hope naging malinaw sa inyo, no? Yung kung ano yung products na ino-offer natin dito sa Unity Network. And para mas maging malinaw sa iyo, let me show you kung ano yung sa mga ito para sa mga hindi pa members, no? Para mas maging malinaw sa iyo, let me show you kung ano yung mga klase ng mga training and information products na nakukuha ng mga nagiging customer and members natin. So ito, pakita ko ulit sa iyo, ito yung ating tinatawag na members area, no? So kapag naging member ka na dito sa Unity Network, magkakaroon ka ng access dito sa loob ng website na to, no? Ascending Profit System, ito yung kung saan naglalagin yung mga members natin. Okay, so ito, this is the sample video na pwedeng maaral, pwedeng mapanood ng kapag naging member ka na, kapag nag-apply ka na, no? So yan, it's a video, meron din niyang written version, written content version, no? So sa atin, ang pinaka-primary, yung pinaka-core product na ino-offer natin is a 10-step training program, no, na magtuturo sa isang student kung paano magsimula at kung paano magpalago ng isang internet or online and home-based business. So dinivide natin yan sa 10-step. No? And bukod doon, mayroon din tayong mga other products na about sa ibang topic. For example, itong 30-day traffic implementation program, ito yung isang training products na binibigay natin sa mga nagiging partners natin. Ang tinuturo dyan kung paanong mag-promote, no, paano mag-market sa internet. Okay? So, yan. Yung pinaka-core products natin, yung 10-step training program. Now, bukod dun sa mga e-learning or training programs, meron din tayong mga ibang produktong binibenta. Hindi ko na i-discuss ng detalyado yun dito kasi medyo mahaba-habang usapan yun. No, pero meron tayong mga software products, no, yung mga website builder, meron din tayong binibenta. Sa Gold Membership, yun yung kasamang product na binibenta, ino-offer natin. And meron din tayong ino-offer na mga seminars. Sino sa inyo yung mga umaatin ng seminars before, no? Sa ibang mga coaches, ibang mga speakers. O, di ba may mga bayad yung ticket pag umatin ka doon? Oh. So, tayo, meron din tayong ino-offer ng mga seminars. No, tawag natin doon Titanium Seminars. Actually, next month, August 26, yung ating next Titanium Seminar. And yun, isa yun sa mga product na ino-offer natin sa mga existing customer and existing client natin. Okay, bukod doon sa seminar, meron din tayong isa pang ino-offer. It's called retreat or mastermind retreat. Sa Tagalog, bakasyon na mayroong learning nakasama. Kumbaga, you pay for a vacation and at the same time, you pay for may seminar din doon during the vacation.
Okay, so meron tayong mga additional products na ganun, no? Ang tawag doon is retreats or mastermind. Okay? So yun yung mga iba nating products. Pero yun, we offer yun yung mga iba't ibang products na ino-offer natin sa mga customer natin. Okay, so malinaw ba yun, guys? Meron bang tanong about dun sa kung anong product ang ino-offer ng Unity Network? O iba tanong, ano naman yung apps? No, yung pala yung tanong kanina, ano ba yung apps? Yung apps is a system. No? Yun yung system na ginagamit. It's short for Ascending Profit System. Okay? Yung product natin, huwag kayong mako-confuse ha. Yung product natin is 10-step training program. Ayun, yung isa sa mga product natin. Yung apps ay system. Yun yung tawag natin sa ating marketing system. Ngayon yung ginagamit natin para kumita ng income, no? Para makapag-refer ng customer, para makakuha ng mga members. Okay? So, yun yung pinupost nyo na link, yun yung mga follow-up system na pinopromote ninyo. So, ascending, ito para mas malinaw, ascending profit system ang ginagamit nyo, yung apps ang ginagamit nyo para makakuha ng customer na bibili ng 10-step training program or ng mga other products natin. Okay, so huwag kayong mako-confuse dun sa dalawa na yun. So far ba, malinaw ba yun? Yung explanation kung ano ba yung produkto ng Unity Network. Well, I hope naging malinaw sa iyo, ha? Naging malinaw sa iyo yung kung ano yung industry, kung nasa ang industry tayo, kung ano yung products na in-offer natin. Ayan. Ayan. Also, it's a lead generation system. Tama yan. Ayun, meron din tayong coaching, no? Kasama yun, no? One-on-one coaching. Okay, so, malinaw naman. Sabi ni Marvin Macalino. Ayan, thank you so much. Si Mac Elbs, 100% clear. Si Bernie, gusto na mag-upgrade sa titanium. Go, Bernie! You can do it! Ayan, remember August 26 yung titanium seminar natin. So sana makahabol ka doon. Kasi ilang seats na lang din ang natitira. And by the way, sa mga titanium member natin, paki-check yung email nyo kasi may kumukontak sa inyo, no, kinukonfirm kung aattend kayo ng August 26. No, kasi hindi lahat nung nag-upgrade sa titanium, yung bumili ng titanium membership natin ay makaka-attend. So ang ginawa natin, pinapa-confirm natin sa isa sa mga employee natin kung makaka-attend ka. Importante 'yon para maisulat ka dun sa list of attendees na sisipot sa August 26, no? So paki-check ng mabuti yung email nyo at tignan nyo kung may natanggap kayo sa mga titanium members 'yon, ha. And daw Javar ba, brother? 100% clear daw, sabi niya. Ayan, sabi ni Kian, yes, mahal mga digital, oo. Complete package na, ayan. Si Kasan, no? Pasensya na kung mali yung pronunciation ko ng pangalan nyo, ha? Watching from KSA. Si Red, clear daw, sabi niya. Si Angelisa, copy coach, ayan. Thank you so much. So ngayon, pag-usapan natin, yung medyo controversial na topic, no? Isa sa mga maselan na topic pagdating sa business na ginagawa natin. No? Ano ba yon? Yung word na nagsisimula sa letter S. So, sino makakasimula dyan? Ay, sino makakahula? Yung isa sa mga very controversial na topic, no? Pagdating sa ganitong line of business. No, nagsisimula siya sa letter S. Sino makakahula nun? Okay, so yung ibang mga tao, no? Yung ibang mga uneducated pa sa ganitong business, no, sa internet marketing, yung hindi pa sanay masyado sa mga information product, na-associate nila na kapag ganito yung business, sabi nila, ay, scam yan. No? So ako ngayon, ang gusto kong gawin is i-address yung ganong misconception, no, yung ganong maling pag-iisip. Okay? So, una natin alamin, ano ba ibig sabihin ng scam? No? Ano ibig sabihin ng scam? Sure cash and money, sabi ng iba. Sure cash and money. Hindi, ito, ang scam, ang literal meaning ng scam
eh yung nanloko ka ng tao, no? Yung business na nanloko ka ng tao. So for example, let me give you a very clear example. Sabihin natin, pumunta ka sa isang tindahan ng sasakyan, no? Mga kotse, bibili ka ng kotse. Sabi sa iyo, ito yung price, no? 1 million ang makuha mo, Toyota Fortuner, ha? No, tapos pagkabayad mo, no? Pagkabayad mo, ang binigay sa iyo tricycle. No? Kumbaga, niloko ka. Hindi totoo, no? Iba yung pinresent sa iyo. Ito yung pinresent sa iyo, ito yung sinabi ng makukuha mo sa ganitong presyo, pero ang nakuha mo iba. No? 'Yon malinaw na scam 'yon. Okay? Another example. Sabihin natin, pumunta ka sa isang restaurant, no? Nagbayad ka ng 1,000 pesos. Nakalagay sa menu, 1,000 pesos ang makukuha mo daw, steak na may gulay, na may kasama pang wine, sabihin natin ganon. Okay? Pero nung nagbayad ka na, nung unang bayad, nung kakaibang restaurant, bayad muna. Sabihin natin, dumating na yung order mo, ang pagbukas mo, nakalagay tuyo. No? O kaya ano? Dilis, o kaya munggo. Iba. Iba yung nakuha mo. No, yun, ano sa tingin mo? Yun ang malinaw na scam kasi hindi totoo. No? Kung ano yung in-advertise sa'yo, ano yung in-offer sa'yo, iba dun sa nakuha mo. Now, balikan natin kung paano natin nire-represent or in-offer yung offer natin, yung products natin or yung in-offer natin sa mga customer. Sa atin, no? Bago ka magbayad, no? Bago mo i-click, bago mo dukutin yung credit card mo, bago mo i-enter yung credit card information mo dun sa website, no? 'Di ba? Aware na aware ka kung ano yung makukuha mo. Sabi dun sa sales presentation natin, ha? Makukuha mo 10-step training. Ilan step nakuha mo? Di ba? 10-step. Okay? Ano pa makukuha mo? 30-day traffic implementation program. Anong ilan nakuha mo? 30-day traffic implementation program. Sabi rin doon nun, may one-on-one coaching. Ano nakuha mo? One-on-one coaching. No? Sabi doon, may system ka na mga gamit. Ready-made website. Ano nakuha mo? Ready-made website. No? In other words, in simple words, bago ka palang bumili, alam na alam mo na, malinaw na sa'yo kung ano yung eksaktong makukuha mo. Now, paano mo matatawag na scam yun? Sige nga. Di ba? Kung alam na alam mo sa sarili mo, kung ano yung eksaktong makukuha mo. Actually, sa atin, we are over-delivering pa nga eh. Ito ha, for example, sinabi ba dun sa sales video na meron kang Facebook community group page na punong-puno ng mga susuporta sa iyong entrepreneur na punong-puno ng almost 30,000 members na maa-add ka doon? Wala, walang sinabi doon. Pero sinasama natin yung sa benefit na nakukuha ng mga nagiging members natin, di ba? Another thing, sinabi ba doon na may Facebook live training madalas? Sinabi ba doon na may weekly, twice a week na live webinar tayo? Di ba wala naman? Pero we give that additional value, additional training, additional offer doon sa mga customer natin kasi gusto natin mag-over-deliver. Okay? Now, some people, mayroon talagang saradong pag-iisip, no? Na, talagang matigas, talagang against sila sa ganitong industry. Kung ikaw nanonood nito na ganun ka, parang ganun ka, no? I'm sorry na hindi para sa iyo yung ganitong business. Na kung sakaling may nanonood nito na ganun, against talaga sa online marketing, against talaga sa business opportunity market, I'm sorry, talagang hindi para sa lahat yung ganitong business eh. Hindi talaga para sa kahit ano namang business, kahit anong hobby, kahit anong topic, hindi para sa lahat eh. For example, health and wellness, no? Hindi naman para sa lahat 'yan eh. No? Ganun din, internet marketing, business opportunity, hindi rin para sa lahat. No? So ganun lang 'yon. Ayan. Okay? So sa atin, you are only scamming, no? Scam lang ang isang bagay kapag nag-promise yan ng isang bagay na iba naman yung nakuha mo. No? Kaya naman, nag-promise na something na hindi kayang ma-deliver. So for example, last year, madaming lumabas na mga business opportunity din. Na business opportunity, medyo hawig sa atin, business opportunity din kasi yung isa sa mga in-offer natin. Eh. Ang sabi doon,
Mag-invest ka lang, wala kang gagawin, kikita ka. No, e-exit ka, parang ganun. Okay? Wala kang gagawin. So pag ganun, no, wala kang gagawin, tapos kikita ka, tapos hindi ka naman kumita, ayun, malinaw na scam yun. Okay? Kasi hindi ka naman talaga kumita. Okay? So sa atin, malinaw na malinaw. No, sa sales video presentation natin, sinabi doon, ito yung exact words, di ba? Hindi ko sinasabi na wala kang gagawin. No? Walang business na walang gagawin. Lahat ng business, tinatrabaho yan. No? Pero kung willing kang matuto, kung willing kang umaksyon, magagawa mo tong business na to. Sa atin, ganun, di ba? Okay? So sa atin, malinaw na itong business na ginagawa natin is legit, we are registered, malaki yung market na to, no? E-learning and business opportunity market. So legit siya. And ako, ang advice ko sa mga members natin, minsan may yung mga tao kasi may kanya-kanyang may iba't ibang opinion ng iba't ibang tao eh. No? And sabihin ko ulit yung sinabi ko kanina sa post ko, wag na wag mong hahayaan kahit kailan, kahit anong mangyari, wag na wag mong hahayaan na yung opinion ng ibang tao, yun lang yung sisira ng mga magandang pangarap mo sa buhay. Kasi ako dumating din ako sa point na yon, no? Yung alam mo yon, yung naging parang pakiramdam ko na tutuloy ko ba tong business ko? Parang yung ibang tao, sinasabi nila, hindi magandang business yung ganito, yung internet marketing, yung opportunity business, sinasabi ng iba, scam daw, no? Siguro kung nakinig ako sa kanila, sa opinion nila, sa educated opinion nila, malamang wala ako ngayon, walang Unity Network, wala yung company natin, wala yung community natin, wala yung result ng mga nakuha ko. Wala yung mga taong natutulungan natin. No? Buti na lang, hindi ako nakinig dun sa mga tao na may ibang opinion. No? So ikaw, alam mo na maganda yung business na ginagawa mo, alam mo na marangal yung business na ginagawa mo, maging solid ka, magkaroon ka ng tiwala, magkaroon ka ng pananalig, magkaroon ka ng faith sa business na ginagawa mo. Huwag ka papa-apekto sa iba kasi talagang ganun. Normal talaga yon. Kahit ano pang bagay, no? Kahit sa religion, may ibang opinion ng tao. Sa pagdating sa diet, may ibang opinion ng tao. Pero yon, ulitin ko, wag mong hahayaan na opinion lang ng iba, lalo na yung mga uneducated opinion, yung sisira nung pangarap mo, nung kasi nakita mo na, 'di ba, ang ganda ng business, laki ng potential, tapos may narinig ka lang na sabi, ay scam 'yan or hindi magandang business 'yan, nagpa-apekto ka, wala na, sayang na yung pangarap mo. Sayang na yung mga goals mo, sayang na yung nasimulan mo. No? Kasi sa totoo lang, ang dami kong nakita na mga naging partners, no, naging members na ganoon ang nangyari sa kanila. No? Nagsimula sila, ang ganda ng simula nila, pero siguro may mga nag-negative sa paligid nila, possible kamag-anak, kaibigan, no? Nag-negative sa, "Oy, scam 'yang ginagawa mo." Ano nang ginawa nila? Nagpa-affect, no? Nagpa-epekto. Ngayon, nagsimula uli sa zero, bumalik na naman sa employee, no? Nawala yung nasayang yung nasimulan nila. No, marami, napakarami. So ikaw, wag, ayoko mangyari sa iyo 'yon. So ikaw maging ano ka, magkaroon ka ng maging solid yung ano dapat yung tiwala mo tsaka yung focus mo sa business na ginagawa mo. Okay? And ito share ko lang din sa inyo. Alam niyo ba dati yung idea ng franchising, they are considering it a scam, no? Yung McDonald's, di ba? Very legitimate business na yan sa ngayon. Pero alam mo ba dati, couple of years, many years ago, dati, ang tingin nila sa franchising is scam. Bakit? Kasi hindi pa nila naiintindihan. Now, some people, ganun din ang iniisip sa internet marketing or business opportunity. Kasi, ano, hindi pa nila masyadong alam. Uneducated pa sila. Okay, so ikaw, may advice to you kapag meron kang nakasalubong or meron kang nakausap ng mga ganun tao, advice ko, huwag mo silang patulan kasi magkakaroon ka lang ng kaaway. No, sabihin mo sa kanila, I respect your opinion, pero ako, I know this business, I know this line of business, alam kong maraming kumikita ng marangal sa ganitong negosyo, alam ko na malaki yung market sa ganitong business, I respect your opinion, pero, yun,
Wala na silang papatulan. Magkakaroon ka lang ng kaaway. Okay? Yun. So, yun. That's my take on that topic. And sana nagkaroon din ng linaw. No? Kung sa ngayon, medyo parang parang nag-50-50 ka, ano ba? Seryosohin ko ba to? O ipo-focus ko ba to? Kakaririn ko ba to? No? Kung nakita mo, kung passionate ka sa business na ginagawa natin, go! No? Ituloy-tuloy mo, itodo mo yung effort mo. Okay? Ayan. Tama, sabi ni Bation. Thank you so much, Bation. Okay. Si Michael, Dream Theater daw. Okay, huwag makikinig sa Negatron. Tama yon. Ayan. And by the way, gusto ko palang i-congratulate yung mga members ng Facebook group page na to, no? Guys, congratulations! Recent kahapon ko lang nakita, 30,000 members na pala yung Facebook group page natin. No, nagsimula to, 5,000 lang. No, nung nag-launch yung Unity, mga ganun, no? Pero yun, ang bilis, no? 30,000. Congratulations! Kaya lumaki ng ganito kabilis yung community natin. Even pati yung mga membership signups natin dahil yun sa inyo. So congratulations and thank you so much sa pagtitiwala. Thank you so much sa inyong pagsuporta. Ayan. Ayan, so ngayon, kung meron pa tayong pahabol ng mga questions, kung meron kayong mga additional question na gustong itanong sa akin, bigyan natin ng siguro mga 5 to 10 minutes. Tapos, ayun. Sige, kung may question kayo dyan, i-post nyo lang dyan sa comment. Basahin ko yan. Si Ray, part daw siya nung 5,000 na nag-start. Yun, proud na proud. Thank you so much, Ray, for still being here, no? Okay. Maribel, more blessing. Congratulations. Thank you so much, Maribel. Kaya po ba ng 1 month yung 10-step training, sir? Yes, kaya naman, no? No, minsan, inaabot ng natatagal lang kapag yung na-assign na coach minsan napuno na yung schedule niya or yung calendar niya. So, sa ngayon, ang ginagawa kasi natin dyan pagdating sa coaching schedule, tinitignan natin kung sino yung mga maraming available na tinitignan natin kung sino yung mga coaches na maraming earlier na available slots, no? Tapos yung mga bagong papasok ng mga students, bagong members, doon natin yung ibinubuhos doon sa maraming libre. Okay, so sa atin ganun yung ginagawa natin. Okay, and at the same time, consistent din tayo nagdadagdag ng mga bagong coaches. Actually ngayon may dalawang bagong nadagdag na coaches kasi sobrang dami talaga na nag-enroll, sobrang dami na nag-a-apply, no? So, kapag medyo matagal yung coaching schedule, possible naman yun na mapaaga, pwede rin maisingit, o kaya naman pwede rin mapalipat, no? Pwede rin mapalipat sa coach na mas maraming available na mas maaga, no? Pwede yun, pwedeng i-request yun. Request nyo lang sa assigned coach nyo, o kaya naman sa support natin. Okay, para ma-check kung pwedeng ipalipat o pwedeng mas mapaaga. Okay, pero tayo, ang target talaga natin, matapos yung 10-step training for our students in 1 to 2 weeks time. Yun yung pinaka-target natin. Okay.
Okay, mayroon palang pahabol na question, no, na gusto kong isagutin na regarding sa pag-upgrade, no, ng mga additional levels. Sa atin kasi meron tayong different membership levels, no, na tinatawag. Meron tayong gold, titanium at platinum, no? And soon, possible soon in the future, meron pang diamond. So, ang tanong ng iba, kailangan ba mag-upgrade para ano, para makapag-proceed diyan? Kailangan ba talaga mag-upgrade, no? To answer that question, it's an optional. Optional lang 'yon. Okay, yung pag-upgrade. Pero ito ang importante. Yung pag-upgrade kasi depende 'yon, no? Yung mga coaches natin, meron silang mga certain membership level na i-recommend sa'yo. So for example, ikaw, nag-enroll ka dito. I-assess nung coach mo, magkano ba yung target mo na income? Okay? Magkano ba yung gusto mong kitain every month or in one year? Now, pag nalaman nyo ng coach, meron siyang i-recommend sa'yo na best membership level na nababagay sa'yo, depending dun sa income goal mo. Kasi ikaw, sa business natin, the more na mataas yung level mo, the more na mas malaki yung possible income potential na pwede mong kitain. Na basta mas mataas yung level mo, mas malaki yung pwede mong kitain. Ganun lang kasimple. Okay? So ikaw, kung malaki yung target income mo, for example, 100,000, 500,000 per month, 100,000 per month, 200,000 per month, syempre, ang i-recommend ng coach sa'yo, mag-upgrade ka talaga. No, kasi kami dito sa mga coaches natin, no? Ang ano yan, ang tinuturo natin sa kanila, ang sinasabi talaga natin sa kanila, na ibigay nyo kung ano yung best na recommendation para doon sa member, depending doon sa goal nila. Ano yung membership level na pwede nilang posisyonan na kung saan mas malaki yung chance na makuha nila yung target income nila. Okay? So for example, nasa basic member ka, tas ang income goal mo, 500,000. Medyo challenging talaga yun. O kaya naman, 100,000 o 200,000, tas nasa basic member lang. Pag ganun, medyo challenging talaga yun. No, you need 100 sales, no? 100 sales para kumita ng 100,000 per month. No, kung nasa basic ka lang. So, medyo challenging yun. Kaya kung ganun yung goal mo, talagang i-ano ka nila, i-recommend talaga nila sa'yo, no? Upgrade ka. Okay? Pero optional yun. Okay? Kung goal mo lang is part-time income, 5,000, 5,000, 10,000, tipong ano lang talaga, pandagdag lang, basic level, okay na. Okay yun. Okay na yun. Pero kung tipong income mo ay talagang above average, above minimum, no? Yung tipong pang CEO, tipong pang middle class or pang higher class na income, talagang i-recommend sa'yo ng coach mo na mag-upgrade ka. Kasi yung mga membership level, ginawa talaga natin yan para matulungan ka na kumita ng malaki. Okay? Yan ang maganda doon, no? Katulong mo yung system pati yung mga closing team natin. No, ikaw basta focus mo lang basic membership or yung core offer natin. Okay? Ayan. Okay, so last question. Dami daw natutunan. Thank you so much, Henry. Keep on attending palagi, ha? Si Emilio, 100k to 200k monthly. Yan, kaya nag-upgrade sa platinum. Good decision, brother. Congrats. Sara Rubio, platinum member din natin, no? From Saudi. Yan. Okay, so kung wala nang question, I'm inviting you. Siguro bukas, meron tayong another live webinar training exclusive for our paid members o yung mga members na talaga natin. Meron tayong 9 o'clock webinar training bukas. I believe meron tayong guest, no, na i-interviewin. So yun, attend lang kayo bukas 9 o'clock p.m. Mondays and Friday, 9 o'clock. Meron tayong regular training na binibigay sa mga paid members natin. Okay?
Yan. So yun, kung wala nang question, thank you so much for watching. I hope naging malinaw sa iyo kung ano yung mga in-offer natin, kung ano yung products natin. I hope naging malinaw sa iyo kung gaano kalaki yung business, kung gaano ka profitable yung business na ginagawa natin. And again, sabi ko nga, uulitin ko, kahit anong mangyari, wag na wag kang papa-apekto sa mga negative. Kaya wag mong hahayaan na yung maling opinion, yung uneducated opinion ng ibang mga tao, no? Ang sisira lang ng pangarap mo. Marami kang makakasalubong na ganyan kapag nagpaniwala ka sa kanila, kapag nagpatalo, pag naniwala ka sa kanila o pag nagpa-apekto ka sa kanila.